Yow, kamusta mga kami sports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, LeBron James handa na. Pag-uusapan na din natin, Kyle Kuzma balik Lakers. Ang Los Angeles Lakers superstar nga na si LeBron James ay papasok na sa kanyang year 21 next season na kung saan, siya na nga ang oldest active NBA player sa buong NBA na iniedad na 38 years old. Kaya naman marami nga ang nagdududa na sa kakayahan nito dahil wala na nga ito sa prime at matanda na. Subalit ngayon nga ay trending ang isang video na inilabas ng Legion Hoops na kung saan, makikita nga natin dito na nag-insayo nga itong si LeBron James sa kanyang ball handling at shooting. Makikita nga rin natin na nasa kondisyon nga ang pangangatawan nito kahit nga ito ay may katandaan na. Every off-season nga ay palaging sinasabi na wala na nga sa prime pa itong si LeBron James, subalit palagi nga niyang pinapatunayan na kahit may edad na siya ay kayang-kaya niya pang makipagsabayan sa mas batang mga players na kung saan, hindi pa nga rin bumabagsak ang stat sheets ni LeBron James at nanatili pa nga rin itong consistent sa kanyang opensa, kaya naman asahan na natin next season ay paniguradong wala pa rin magbabago sa bilis at lakas ni LeBron James pagdating sa basketball. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala dam ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, sobrang dami nang nakuha ng Los Angeles Lakers front office na mga bigating players ngayong off-season. Subalit patuloy pa nga rin sila sa pagkuha at paghahanap sa mga players na maari nilang kuhanin ngayong off-season. Kaya naman ang mga NBA insiders nga ay nag-suggest ng isang trade idea na kung saan, magagawa ngang makuha ulit ng Los Angeles Lakers itong si Kyle Kuzma. Na-trade nga itong si Kyle Kuzma last season dahil nga sa inconsistent na opensa nito, subalit ngayon nga na nasa Wizards na ito ay sobrang nag-matured na nga ito as a player na kung saan sobrang consistent na nga nito sa kanyang opensa. Kaya naman upang makuha nga ulit ito ng Los Angeles Lakers ay kinakailangan nilang bitawan sina D'Angelo Russell, Cam Reddish, Maxwell Lewis, at dalawang future second round picks. Na ayon nga sa report na ito ay win-win situation ito para sa magkabilang kupunan dahil parehas silang matutulungan ng mga players na makukuha nila sa trade na ito. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.